What's up mga boss? Yums here and wala lang, mga kamusta lang ako kasi ang tagal ko nang hindi nakakapag-vlog. Medyo stable na ako dito sa bago kong opisina. And okay naman talaga yung amo ko. Much better, I think. Pero syempre, madami pa kaming adjustment at madami pa kaming dapat gawin dito sa department namin. Actually, madami siyang plano. Pero sige lang, go lang, go lang. Anyways, birthday ko na bukas. Nakaligtaan ko din kayong batiin ng happy second monthsary nung October 22. Actually, October 25 na ngayon. Pero yun nga, hindi ako naglalabas ng bahay. And meron akong diet na ginagawa ngayon. Tagal ko nang hindi nagka-rice. I think 1 week na. And then, fruits, veggies, and fish yung mga kinakain ko. Meron lang ako isang cheat meal na McBurger nung weekend. Pero that's okay, I think. I'm thinking kung ano bang magandang gawin pag birthday mo. Kasi usually naman, wala talaga akong balak or wala nga akong plano na magse-celebrate, something like that. Pero napanood ko yung last na video ko last year with Ebs. Nag-shotgun kami ng literally, it's my birthday now, guys. Tanaw red! Tanaw red! Boom! Amoy red or red! And nakakatawa lang siya panoodin. Nakakatawa lang. So, what to do today or tomorrow na magandang panoorin in a few years ba? Actually, hindi ko pa nakikita yung mga previous videos ko. Pero meron ako mga previous videos ng birthday ko. Happy birthday to you! And yan, nakakatuwa lang balikan. Ang payat-payat ko pa nung mga time na yon. And yun nga, I don't know. I'm okay na wala namang gawin, na magstay lang sa bahay and everything. But it's a different level na may makareminis ka pag birthday mo or may maalala ka pag birthday mo. So kayo, tatanungin ko kayo, ano bang ginagawa nyo pag birthday nyo or nagpa-plan ba kayo na may gagawin kayong ganito or meron ba kayong bucket list na kailangan ma-check pag birthday nyo? May birthday selfie ba kayo na kailangan na required kayong gawin? Before I forgot, quote of the day muna tayo. Actually, maganda tong nabasa kong to. Sabi, happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. So, usually kasi sa atin, di ba, pag may nagawa tayong maganda or magandang result ng ginawa natin, dun lang tayo nagiging masaya. For example, nanalo ka sa basketball, siyempre magiging masaya ka. Or nakakuha ka ng raise or natagtagan yung sweldo mo, nagka-bonus ka, magiging masaya tayo. But the reality is, hindi mo na kailangan ng result or hindi mo na kailangan na may mangyari para maging masaya ka. You can choose to be happy every day. Pagkagising mo sa umaga, maging masaya ka dahil nagising ka. Because napakadaming tao na hindi na nagigising sa kanilang pagkakatulog, although medyo harsh siya, pero reality, nangyayari yon. Maging masaya ka na may pagkain ka araw-araw, because not all the people in the world is
katulad mo na nakakakain ng sapat araw-araw. Yung iba naghihirap pa isang kahit isang tuka. Or be happy na lang na may choices ka ng mga damit mo sa cabinet at hindi yung katulad ng iba na talagang isa lang or wala silang pagpipili ang damit, kundi yun lang. So, be happy on kung ano ang meron ka. Huwag nating antayin na may mangyari pa para maging masaya lang tayo. Yun nga, happiness is a choice. May mga problema ka na kung iisipin mo is napaka-negative. Bakit nangyari sa akin yung gantong bagay? But on the other hand, isipin mo, is this problem will affect my life for 2 to 5 years from now? If not, brush off that problem, because hindi after 2 to 3 years hindi mo na poproblemahin yan. So what's the point na pagtuunan mo pa ng pansin, di ba? For example, iniwanan ka ng boyfriend mo. Di ba? 1 to 2 years from now, makaka-move on ka din. Kung hirap na hirap ka mag-move on, sige, 2 to 5 years. Bigyan mo yung sarili mo ng 2 to 5 years para maka-fully move on. Pero kung isipin mo, di ba? After 10 years, tatawanan mo na lang yun pag naalala mo. Dati nga, isipin mo na lang ganito. Dati nga, iniyakan ko pa talaga yun eh. Pero ngayon, tinan mo, pangit naman ang nakatuluyan yan. Mga ganun ba? Ang sama lang. Or, for example, hindi ka sinugot ng nililigawan mo. Then, after 3 years, nagkaroon ka ng napakagandang girlfriend, napakabait, mayaman, caring, sweet, and may isip mo na lang, ang swerte ko, binasted ako ng nililigawan ko dati. O, diba? So, once again, happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. So, once again, once more, Boss Yims here, and I hope you're having a great time today. And peace out! Kumusta mga boss? Namiss ko kayo ah. By the way, nakakatawa kasi nung isang araw, I think 2 days ago, lumabas lang din ako kasi nag-chill-chillax lang ako, nag-shisha ako, and then nag-grocery ako. Yun nga, bumili ako ng mga vegetable, pangluto, tsaka mga yogurt. And then, ang pinambayad ko nun is yung ATM ko. And then kanina, dumaan ako sa pharmacy. So, bibili akong cotton at saka shampoo. Pagtingin ko, wala yung ATM ko. So, sabi ko, saan ko ba naiwan yun? Then, naisip ko nga dun nga sa grocery, sa Panda. So, pupunta tayo ngayon sa Panda. Titingnan natin kung nandun yung ATM ko. Let's go! So, ayan yung Panda. Actually, ito yung isa sa pinaka grocery talaga dito sa Saudi. Panda ang pangalan. Actually, sobrang daming Panda dito. Kumbaga, ito yung Robinson ng Saudi. Pero yung Robinson na grocery lang ah. Actually, uuwi akong luhaan. Because, alam dyan ako bakit. Wala dyan yung ATM ko. I don't know. Pero alam ko talaga dyan ako naiwan yun. Pero wala naman daw silang natabing ATM. So, I think I need to check again sa bahay. Baka nasama ko lang sa loob ng plastic ng pinag-groceryhan ko. So, let's see first. Actually, never mind. Diretso na ako kay La Charm. Dahil pupunta din ako doon. So, yeah. See you guys there. Papa-cancel ko na lang siguro yung kung hindi ko makita. Then, magre-request ako ng bago. Anyways, wala naman makaka-access nun dahil kailangan pa ng PIN. And malalaman ko naman din kung may gumamit nun dahil automatic yon pag nabawasan yung account ko, may magte-text sa akin cellphone. So, ganun ka-secure dito. Sana nga ma-implement din sa Pilipinas yon na every time kahit magkano yung withdrawin mo, may automatic na magte-text sa'yo or gastusin mo siya sa grocery. May magte-text at may magte-text talaga sa yon.
What the Guys, etong shirt kong to, yung gamit ko nung nag-grocery ako. So, nilagay ko lang pala sa bulsa ko yung ATM ko at naapa ako ngayon lang. Woohoo! Galunggong! Nasa akin din pala. What the F? Nandito lang sa busa ng shirts ko. What the... Anyways, that's... boom! Isang pasabog. Anyways, naretso na tayo na charm. Ang epic lang. Hello. What's up? Actually, may project kaming ginagawa dito ni Charm. Hi! Gugupit kami ng tela, and then gagawa kami ng punda. Para dito? Para sa unan. So, bago na yung career namin. Bagong business! Oh, abangan niyo yung finished product. So literally, it's my birthday already because it's 11 o'clock na dito. So sa Pilipinas, it's 4 a.m. the morning na. So yeah, happy birthday to me. Actually, kung nagtataka kayo kung nasan yung finished product ng ginagawa namin kanina, wala pang finished product because ginupit-gupit pa lang namin yung tela. Gagawa kami ng punda ng unan. Yung unan lang ng pa-square lang, and lalagyan na, papatataka namin yon yung pundang yon parang personalize siya. So, gagamitin namin yon kasi malapit na kami madagdagan or gag-graduate na yung mga bagong members namin sa SFC. So, yeah! Lalagdagan tayo ng mga bagong tropa peeps. And yeah, wala din akong balak talaga bukas ng birthday ko. I think kakain lang kami ni Dad siguro sa labas. Something like that. And let's see. So good night! Bye!